Today, pag-uusapan naman natin ang diabetes. Ano ba ang mga epekto sa ating katawan? Alamin po natin ang pwede nating gawin para ito ay maiwasan. So ano po ang diabetes? Ito ay grupo ng mga sakit kung saang masyadong mataas ang nilalamang asukal ng dugo o blood sugar. Nangyayari ito dahil sa kawalan ng kakayahan ng pancreas na gumawa ng insulin. Isa ito pong hormone na ginagawang energy ang blood sugar o ang pagkawalang bisa ng epekto ng nasabing hormone sa katawan. Etong pancreas ay malaki ang role sa digestion at makikita lang dyan sa loob ng ating tiyan, just behind the stomach. At kapag nagigiling na ang tiyan natin sa ating makinain, ang ating pancreas ay gumagawa ito ng pancreatic juice. Ito ay tumutulong sa pagtunaw ng asukal, ng mga taba, at nagbibigay din ito ng hormone. Ito nga po yung tinatawag na pancreatic hormones. Ito ang nagre-regulate ng ating asukal at ating appetite sa pagkain. Nag-stimulate ng stomach acid. At isa sa mga pinuproduce ng pancreas na hormones ay yung insulin. At etong insulin hormone ay tinutulungan niya yung katawan natin para magamit yung asukal for energy. Kapag kawala itong insulin, yung sugar levels natin sa dugo ay tumataas at dito na po nadidevelop ang sinasabing diabetes. So meron pong tatlong klase ng diabetes. Ito po yung type 1 diabetes, yung type 2 diabetes, yung pangatlo po yung gestational diabetes. So isa-isahin po natin. Una ang type 1 diabetes. Ano tong type 1 diabetes? Dito po ang pancreas ng taong may type 1 diabetes ay gumagawa ng kakaunti o halos wala ng insulin. Ang insulin ay ang hormone na kailangan para makapasok ang glucose o asukal sa cells ng katawan upang ito ay mag-produce ng energy. At kapag wala ng insulin, ang glucose na hindi makapasok sa cells ay naiipon sa dugo at maaaring makasira ng maliliit na blood vessels sa kidney, sa puso, sa mata o di kaya sa nervous system. Kadalasan po, yung type 1 diabetes, mga bata at young adults ang mga affected. O kaya ay maaari din itong resulta ng genes o kaya ay sira ng pancreas kung ang pancreas mismo ay may sakit. Pangalawa naman po ay yung type 2 diabetes. Katunayan, 95% ng kaso ng diabetes ay type 2. Tinatawag ang kondisyon na ito na non-insulin dependent diabetes, kung saan ang pancreas ng taong may ganitong sakit ay nakakagawa ng insulin, ngunit hindi sapat ang dami nito sa pangangailangan ng katawan, o kaya naman resistant ang body cells dito. Kapag mayroong insulin resistance, hindi rin nagagamit ng maayos ang insulin na nagawa ng pancreas. At malaki ang chance na magkaroon ng type 2 diabetes ang mga taong obese or overweight. At ang pangatlong klase ay yung gestational diabetes. Ito ang klase ng diabetes na minsan ay nakukuha ng pagbubuntis. Kadalasan, ito ay lumalabas sa gitna o huling states ng pagbubuntis. Kailangan makontrol ito dahil maaaring maapektuhan ng mataas na level ng asukal na dumadaloy sa placenta ang bata na nasa sinapupunan ng nanay. At may chance ang maging type 2 diabetes din ito kapag hindi naagapan. At ang isa ring epekto nito ay pwedeng maging abnormal ang batang ipapanganak sa timbang, pagkakaroon ng problema sa baga, paglabas, at may chance ang maging obese at diabetic ito sa kanyang pagtanda. So ano po ba ang sanhi ng diabetes?
Inaalam pa ang mga mismong sanhi ng diabetes, ngunit maaaring konektado po ito ang sakit na ito sa family history at uri ng pamumuhay. Ang pagkakaroon po ng type 2 diabetes ay kadalasang naiuugnay sa pagiging overweight, ngunit hindi lahat ng may karamdaman ito ay labis ang timbang. Sa gestational diabetes naman, ang placenta ng nanay ay gumagawa ng hormone na kailangan sa panganganak. Ang hormone na ito ay bahagyang nagpapawalang bisa sa epekto ng insulin. Ngayon po ay dadako naman tayo sa mga sintomas ng diabetes. May iba't ibang sintomas ng diabetes na maaaring maranasan kapag ikaw ay apektado ng karamdaman na ito. Karamihan po sa mga may madalas na inaakalang normal lang, kaya ugaliing magpa-check up sa inyo pong doktor. Una po, madalas na pag-ihi. Pangalawa, mayat maya pagkauhaw. Pangatlo, mayat mayang pagkagutom at pagkain ng marami. Pang-apat, panghihina at pagkatamlay. Pang-lima, biglang paglabo ng mga mata. Pang-anim po, hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang. At huli, hindi pangkaraniwang tagal ng paghilom ng mga sugat. Ang susunod na tanong, paano naman po ito matutuklasan kung ikaw ay may diabetes? Dahil po ang kondisyon na ito ay nakasentro sa insulin, ang ginagawang batayan ng mga doktor ay ang blood sugar level. Tipikal ang pag-akyat ng blood sugar level pagkatapos kumain, kaya mainam na huwag mo nang kumain 12 hours bago kuhanan ng blood sample. Ngayon, pag-uusapan po natin ano yung mga masasamang epekto ng diabetes sa katawan. Ang diabetes ay mapanganib na karamdaman. Ito po ay nagdudulot ng maraming komplikasyon. Bukod sa nakamamatay ito, ang sakit ay maaaring magdulot ng disability kapag ito ay hindi agarang makontrol. Ang labis na asukal sa dugo ay nagdadala ng pinsala sa organs, sa blood vessels, sa nerves at iba pang parte ng katawan. Hindi ito madaling mahalata, kaya dapat maging alerto sa mga sintomas dahil maaari po itong humantong sa mabibigat na komplikasyon kapag hindi agad nakatanggap ng wastong gamot at lunas. Pangunahing komplikasyon po ay yung malabong mata at pagkabulag. Ayon sa mga studies, ang diabetes ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkabulag sa United States. Nangyayari po dito kapag ang mata at ang mga blood vessels nito ay patuloy na dinadaluyan ng dugong labis ang nilalamang asukal. Nagdudulot ang asukal ng maraming komplikasyon sa mata tulad nga ng pagkabulag, katarata at glaucoma. Ito po yung tinatawag na diabetic retinopathy. Maaaring humantong sa blindness ang kaso ng pasyente. Pangalawa po ay yung malubhang foot sores or sugat sa paa. Dahil nga po nagdudulot ng nerve damage ang diabetes, ang paa ay maaaring tubuan ng foot sores. Kapag malubha ang kaso, kinakailangang putulin ang paa, kundi mandali rin ang paa o kahit anong apektadong bahagi ng katawan upang maiwasan ang pagkalat ng infection. Pangatlo po ay sakit sa puso at blood vessels. Ang puso ang nagpapadala ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag ang dugo ay labis ang nilalamang asukal, maaari po itong magdulot ng problema sa puso at mga blood vessels. Ang diabetes ang isa sa mga sanhi ng atake sa puso, sa stroke, sa high cholesterol, high blood at iba pang katulad na sakit. Nakamamatay ang ilan sa mga ito, kaya dapat makontrol ang diabetes po ng maaga. Pang-apat po ay yung kidney failure or sakit sa bato. Diabetes ang isa sa mga nangungunang sanhi ng kidney failure. Napupuspos ang bato ng dahil sa mataas na level ng asukal sa dugo na nagtutulay sa pagkasira ng blood vessels at ang mismong kidney. At kapag hinayaan po ito, kinakailangan ng pasyente ang dialysis o kidney transplant upang makaiwas sa kamatayan.
Panglima na komplikasyon ay nerve damage. Ang nerves ay napipinsala kapag matagal ang mga itong napapalibutan ng maaasukal na dugo. Kapag malubha na ang sitwasyon, ang diabetic ay maaaring makaramdam ng pananakit sa kamay, sa paa at iba pang bahagi ng katawan. Nawawalan din ng pakiramdam ang ari at tumatagal ang proseso ng pagtunaw ng pagkain sa tiyan. At panghuli pong komplikasyon ay mga sakit sa gilagid. Maski ang ating ngipin at gilagid ay hindi rin ligtas sa epekto ng diabetes, maaaring magkaroon ng gingivitis at periodontitis na parehong nagdudulot ng pananakit, ng pagdurugo at paglabas ng nana sa gilagid, bad breath at pananakit at pagkatanggal ng mga ngipin. So ano naman po ang mga tamang pag-aalaga? So una, tamang pagsusuri. Masasabing ang isang individual ay may diabetes kung maobserbahan na may mataas na level ng asukal. Kagaya po nito, pag fasting blood sugar ay higit sa 126. O kaya random blood sugar. Yung random blood sugar po, ito po yung hindi siya nag-fasting. Ito po ay kung higit na 200. At may mga nararamdamang mga sintomas. Katulad nga po yung sinabi ko kanina, karamihan sa mga pasyente ang may diabetes ay walang sintomas. Kaya kailangang hikayatin ang mga pasyente na regular na magpasuri ng asukal sa dugo, lalo na po sa mga taong may edad 40 pataas. Maaring magpa-check ng dugo yung tinatawag na HbA1c. Ito ay sinusukat ng blood test ng level ng asukal sa dugo sa loob ng 3 buwan. Doon po sa type 1 diabetes, dahil walang ginagawang insulin ang kanilang lapay, injection ng insulin lamang ang gamot na maaring ibigay. At doon naman po sa type 2 diabetes, ang pinakamadalas at itinuturing na pinakaunang gamot na inirerekomenda ay metformin. Ito po ay may magandang epekto na hindi lamang sa asukal sa dugo, kundi pati na din sa pagbawas ng timbang ng mga overweight at obese na mga pasyente. At dumako naman po tayo dun sa natural ways. So ano po ang mga ito? So una, tamang pagkain. Ang pagbabago ng diet ay may kinalamang epekto sa pagbawas ng timbang. Importante pong bawasan natin ang dami ng lahat ng ating kinakain. Ito man ay kanin, karne o matatamis. Maiging damihan ang pagkain ng madadahong gulay at pagkain mataas ang fiber. Iwasan po ang mga instant junk foods at mga fast food, yung mga matataas ang asukal at asin na taglay tulad ng chichirya, instant noodles. Dapat din pong iwasan ang mga simple sugars na nahahanap sa mga pagkain tulad ng donuts, ng cakes, ng ice cream, mga refined pasta, mga white rice, soft drinks o soda at mga juice drinks. Yun pong pagkain ng karne ay hindi naman kailangan tanggalin. Ngunit ang inirerekomendang uri ng karne ay isda at iba pang seafood at manok, yung laman dahil sila ay itinuturing na white meat. O galiin din pong iwasan ang mga processed meat products tulad po ng hot dogs, ng nuggets, bacon at iba pa. Pangalawa po ay tamang exercise. Ang pagbabawas ng timbang at exercise ay mahalaga din sa pag-iwas at pag-control ng diabetes. At atin pong tandaan ng pag-exercise ay hindi lamang para sa pagbabawas ng timbang, kundi pati na rin sa para mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng bawat tao. Mahalaga din po na mapanatili natin na nasa normal level ang ating BMI or Body Mass Index. Ito yung proportion ng timbang at tangkad ng isang tao. Tandaan po, isa ang diabetes sa mga pinakamahirap na sakit na gamutin. Ngunit ito ay makokontrol sa masusi at regular na pag-inom ng gamot, pag-exercise at pag-control sa mga kinakain. Importante din na mamonitor ang presence ng ibang komplikasyon ng sakit na ito. Kagaya po ng regular na pagpapa-check up sa doktor, ipinapayo po dapat kada 6 months at siguraduhin control ang hypertension at cholesterol sa katawan para makaiwas
sa mga mapaminsalang epekto ng diabetes sa katawan. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay dapat din tuluyan ng tigilan dahil nakakapagpalala po ito ng diabetes, alta presyon at mga iba pang komplikasyon. At tunay nga po na ang paggamot at pagkontrol sa diabetes ay nag-uukol ng tamang disiplina at pagpupursige ng pasyente. Atin pong isaisip na ang kabutihang dulot ng pagkontrol ng diabetes ay may pangmatagalan at malaking epekto sa ating buhay.